BCANEC, happy first anniversary. Ito si Pastor Albert Amogis, pastor ng Victory Churches of Asia, Northeastern Caloocan. Bago tayo mag-celebrate ng 1 year ngayong araw na to, I think before we started mga 2 years pa, ay nag-umpisa na yung mga Bible study dito. Una noon si Brother Nanding, tapos sinundan ni Sister Liza Alvarez ng mga ilang buwan din. Siya nag-handle ng mga Bible study sa lugar na to, sa Malaria, tapos sa may dito sa may barracks. Tapos ay si Pastora Dali, yung pumalit. Hanggang sa mag-come up na tayo doon sa starting talaga or yung pinaka-grand opening noong January 24. Actually, before January 24, may 3 Sundays tayong parang pre-opening alas 4 ng hapon. Yun, doon nag-umpisa yung pinaka-Sunday service natin sa VCANEC. Mula ng grand opening, masasabi ko na naging mabunga, naging maayos. Walang masyadong ganun kalaking problemang dinaanan. So generally maayos, nakita natin how the Lord works in all aspects sa buhay ko bilang leader, bilang pastor, ng aking pamilya, buhay ng mga leaders, tapos yung mga ministries natin somehow na develop unti-unti. Sa youth activity, parang panel discussion yon na in between yung mga song numbers. Salamat sa Diyos kasi May 130 tayo na youth na umattend. March and April last year, nung magkaroon tayo ng mga crusades, yung mga mini crusades naman. Maganda naman yung setup kasi pelikula lang siya, tapos lagay ng gamit, uwi. Nagkaroon ng opening sa Miramonte. We did try our best na ituloy talaga yung Bible study. Kasi nagkaroon tayo ng at least, I think, 3 Sundays. Pero after that, hindi man service, but we still remain yung Bible study. MLQ Retreat. Oh, salamat sa Diyos kasi I think nakatatlo na tayong MLQ Retreat. In 2010, talagang first time yun na ang nag-handle, VCANEC na talaga. Women at saka men's launching. Bali, I think nagkaroon lang siya ng isa o dalawang meeting. At least ngayon, may grupo pero hindi siya ganoon actively having their own fellowship as different ministries or department. 1 week DBBS. Praise God, I think we have 120 na bata. At ang nag-lead nun si Sister Hershey for 1 week. Nagkaroon tayo ng graduation at maganda din naman yung naging resultan. Healing class. Si Sister Anna ang pinaka coordinator natin sa intercessor. Nakaisa rin tayo at may mga magagandang testimonies na rin naman na nangyari doon sa kanilang, I think, 4 Sundays na healing class na ginawa. Yeah, maganda yung nangyari ng prayer breakfast natin on first ever dito sa NEC with Pastor Antoinette as our speaker. I think we have 70 plus attenders during that time. Mass child dedication, I think we have 20 plus. Nakakatuwa kasi pangalawang taon na yan and we still have plans this year also. Mga pabrika ng bata dito sa lugar natin. Kaya palaging dapat mayroong mass child dedication. Sports Fest with Kuya Bon, Kuya Roy, Kuya Martin. Maganda din yung naging nangyari. Yung mga youth natin may apat na grupo na naglaban-laban. Balik eskwela. Si Sister Anna ulit ang in charge dyan. I think that we have given to 35, if I'm not mistaken, ha? Mga ganong number yata. Or I think more than that, ng mga bata na pangatlong taon na din siya na ginagawa natin dito. Sa baptism natin, I'm not sure of the number, but alam ko madami rin yung nag-undergo ng baptism noon. Masaya, na-build ulit yung relationship, may bonding between leaders and members, talaga na nag-enjoy yung mga kabataan. Halala mo doon sa napakalaking sino. Yung kingdom giver natin, talagang dinesign siya para maging katuwang ng church na sumuporta sa mga pangangailangan. Medical mission, we have 350 patients nung last year. Tatlong klaseng ginamot. Parang sa mata, sa
sa ngipin at saka sa parang general check-up. So, naging very successful naman siya. I think hanggang 3 p.m. nangyari, lalo na yung ano, yung bunot ng ngipin. Oh, the best. The best yung ECR na yan. Talagang, though, we only have, I think, 48 or 51 na delegates for that. Talagang napakaganda nung nangyari nung araw na yun. Ang purpose ng leadership training natin, yung ginagawagan every Friday from 6:30 to 9:30, objective niya talaga is for us to be able to produce our own leaders ito sa NBC. Kasi bilang nag-uumpisa pa lang na church, tapos ang laki nung scope natin, talagang we really need to produce leaders. Malaking blessing yung mga Australian yung sa PMI, no? Mga estudyante. Una, pumunta sila dito tumulong na magpintura nung stage. Bagamat may kasamang laro daw. But they are a blessing to us. Pero naging highlight nung, I think that's November 26, Friday, yung foundation ng MLQ na lahat sila ay parang naging counselors doon sa lahat ng third year at fourth year na nandoon. Wow! First ever! So, salamat sa Panginoon din kasi napaka-generous ng ano ng church natin. Kasi kahit maliit pa siya, meaning maliit, nag-umpisa, we were able to host this Christmas program para sa BCA pastors and leaders. Yay! Naging very successful, masaya din ang lahat. At talagang nag-stay yung mga tao hanggang 3 p.m. yata yun or 3:30 nung araw na yun. So it's a very successful Christmas program. Team building, January 8th with Kuya Rumor. Maganda yung tinuro about working as a team, tapos yung expansion ng isang grupo, ng isang team. So I believe na nag-sync in yun sa isip at sa puso ng mga leaders. So we can face 2011 na talagang may unity as leaders at maka-move on, maka-accomplish yung mga bagay-bagay para sa Panginoon dito sa ating church. Yung ating purpose statement ay talagang we exist for the glory of God, para sa expansion ng Kanyang kingdom through evangelism, discipleship, church planting, and mission. So in line with that purpose, talagang we would like to saturate the whole area, the 10 barangays of Northeastern Caloocan, saturating with the gospel of the Lord Jesus Christ. That's our main goal and our main vision. Sa mga leaders, maraming salamat sa inyong kooperasyon, sa inyong pakiisa, sa inyong suporta, suporta sa oras, suporta sa pera. Sa church natin, talagang I have seen your commitment and your dedication. So, let's work together para ma-fulfill yung plano ng Panginoon sa atin. So, andito na tayo, no? Pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Let's continue, be united, be together hanggang dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Happy anniversary! Pagpalain niyo.